Hello mga kabarkada, welcome back sa ating channel. Ngayong video ay magdadagdag tayo ng kaalaman sa pag-aalaga ng mga African lovebirds or sa kahit anong ibon. So simulan na natin ang ating video. Tara na, let's go! So, ang unang tanong kay Kirk. So, ang tanong niya dito, Sir, good day po. Aslam po, may parakits kasi ako. Yung hen parang gustong makipag-mate. Kaso, parang hindi interesado yung cock. 9 months na po yung cock, 8 months naman yung hen. Salamat po. So ang issue niya dito ay bakit daw hindi pa nakikipag-mate yung cock doon sa hen kahit nagbibigay na ng sign yung hen na dumidipa. So, parang dito kasi ay may inip tayo dito kasi gusto agad natin na makapagparami ng ibon. Dapat hindi doon sa mindset na yon ang ating laging iniisip. Dapat ang mindset natin is maalagaan sila muna ng maayos. So, para hindi tayo mainip, okay lang na magpakita si hen ng sign na makapag-mate kasi ayun na yung first step para makapag parami na. So kapag nakita mo nang may sign na si hen, okay na yun. Hisikak na lang ang hihintayin mo. So wala na tayong dapat pang hintayin na kay hen dahil nga si hen ay dumidipa na kay cock. So sikak na lang ang hintayin natin para makapagpadami sila. Okay? So, itong mga gantong senaryo kasi, ayan yung nagpapainip sa atin. Kaya nga meron sa ating sa pag-aalaga ng ibon, may tinatawag na inip talo. So, bawal kang mainip kasi matatalo ka sa pag-aalaga ng mga African lovebirds or kung ano man ang alaga mong ibon. So, ang advice ko sa'yo is palitan natin ang ating mindset na wag muna silang, wag nating isipin na makapagparami agad. Ang isipin natin, paano natin sila mabubuhay at paano natin sila maalagaan ng mabuti. So, ayun lang. Once na may itlog na sila o makapag-mate, ayun, saka na tayo mag-isip kung paano naman natin mabubuhay yung mga inakay, yung mga itlog. So, ang para sa ngayon sa kay Kirk yung tanong niya ay ang masasagot ko lang talaga is baguhin natin ang mindset natin na huwag tayong mainip dito sa paghihintay kay cock na pumatong. So ayun lang ang aking sagot sa iyo, Kurt. So dito sa pangalawang tanong naman kay Pablo Manalo, paano malaman yung lalaki o babae ng ibon lovebird kapag magbata pa? Mga bata pa? Ah, okay. So paano daw malalaman kung ano ang gender ng ng ibon mo? Kung lalaki ba or babae? So maraming pwedeng basihan para malaman kung babae or lalaki. So unang-una is yung pinakamadali pero kailangan mo ng gastos is yung DNA. So kapag pina-DNA mo yan, accurate yan, wala nang paligoy-ligoy yan, ilalabas yan ang tunay niyang gender. So kung ayaw mo naman ng DNA dahil nagtitipid ka, pwede naman doon sa pagkakapa ng kanilang pelvic bone o kaya tinatawag na sipit-sipitan. So, para malaman natin kung ang cock ba or ang hen sa pelvic bone ay ganito. So, ang cock ay isang masikip. So, kapag ihipuin mo ang kanilang puwetan sa part ng puwetan nila, makakapa mo dyan ay yung dalawang buto. So, kung magkadikit, ayan ay cock. So, kung magkahiwalay na medyo dumuluwag-luwag, ayan ay isang hen. Pero, huwag tayo magpapadala na kapag kinapa mo nga, pero masikip. Pero, pagdating ng araw, ay lumuwag pa. So, isa siyang hen. So, may mga ganong pagkakataon talaga na nakakalito dahil sa pelvic bone lang naman tayo nagbase. So,
kung wala tayong parang tiwala doon sa pagkakapa sa kanilang pelvic bone or sipit-sipitan, pwede naman sa kanilang behavior. So, sa behavior, paano ba natin masasabing behavior? So, ang hen ay sinasabing madalas daw siyang mag-nesting. Pero, meron din cock na magaling mag-nesting. Okay? So, ayon ang magiging ano natin doon, kalituhan, dahil yung ibon natin ay parehas naman talaga yan, marunong mag-nesting. Pero mas magaling si hen mag-nesting dahil nga siya ay gumagawa ng pugad para sa kanyang mga paraparating na mga itlog at inakay. Ano pa ang pwedeng ibase natin sa behavior? So, yung kanilang yung cock kasi ay yun yung nagpapakain ng hen. So, ayun yung nagpapakain sa hen. Yung nagluluwa-luwa ng pagkain para makakain si hen. Tapos, si hen naman yung nag-aabang ng pagkain kay cock. So, alam nyo na yung itsura kung paano naglalabas ng pagkain si cock sa kanyang tuka. Okay? So, ayun ang ating babasihan doon sa behavior. So, meron pa tayong iba na pwedeng pagbasihan sa pag-gender is yung size. So, karamihan sa mga alaga natin, si cock ay maliit. Maliit siya, hindi siya yung tipong maliit na talagang parang kasize lang ng mga inakay. Hindi ganon. Kung pagsasama-samahin mo ang mga alaga mong ibon, makikita mo kung sino ang maliit at kung sino yung malapad. Okay? So, para sa akin, naniniwala ako sa mga sizes. Dahil ako ay bumabase ako sa behavior, pelvic bone, at sa size. So, doon ako bumabase. Kaya kayo, depende kung saan kayo babase. So, balik tayo doon sa sizes. Si cock ay isang maliit. Maliit siya. Tipong parang akala mo ay batang-bata pero hindi pala siya bata. Ganon ba? Tapos si hen ay malapad, malaki. Pero hindi siya yung aabot ng kasize ng Alps 1. Kasi ang mga Alps 1 ay talagang malaki na sila. Hindi mo sila pwedeng ibase sa size dahil kahit ibase mo ang Alps 1 doon sa size, magkasize sila ng hen ng Alps 1 dahil pareha silang malaki. So, mas maliit ang Alps 2 kaysa sa Alps 1 ng mga cock. At ng mga cock or hen man yan. So, pag kumbabase tayo sa mga size, doon lang tayo sa mga Alps 2 na Fisher or Personata or sa mga Opaline, something na ganyan. Kaya, alam nyo na, ano ang pagbabasihan nyo ng gender? DNA ba? Behavior ba? Or yung sizes? Or yung pelvic bone? So, pag-isipan nyo na yan kung saan kayo magtitiwala, kung saan kayo babase ng gender. Okay? So, ang sunod na tanong natin kay John Dave Dabilay. So, ang ask niya dito is, kung ilang months ang hinintay ko nung makapag-itlog ako sa aviary. So, ang tinatanong niya yung kung gaano ako katagal naghintay bago ako nakapag-unang clutch dito sa aking ibunan. So, ako ay nagsimulang mag-alaga ng ibon ng January 27, 2020. So, last year lang. Kaka-one year ko lang. Noong January 27 din. Siyempre, one year eh. So, nung nagsimula akong mag-alaga, syempre wala pa akong idea kung ano ang gender nun. So, ang nangyari nun ay basta bili lang ako ng bili at may mga dumadayong ibon dito sa aking ibonan dati. So, ayun, hanggat sa nakuha ko si Maha, nahuli ko si Maha kasi dumayo siya dito. So, nakuha ko si Maha around May. So, May siya. May or June. Mga pa-June na yon. Tapos, nangitlog na si Maha ng July. So, ilang months ako naghintay? January, February, March, April, May, June, July. Almost 6 or 7 months ako naghintay bago ako makapag-itlog ng aking mga alaga. So, ayong unang anak ni Maha ay si Dubi. So, si Dubi ang una kong hand-feed at siya din ang una kong painakay dito sa aking aviary. So, 6 months or 7 months ako naghintay bago ako nakapag-paitlog dito sa ibunan. Ikaw, gaano ka na ba katagal nag-aalaga at kung kailan ba ang iyong unang painakay?
painakay. So, ayun ang aking sagot sa'yo, Jan Dave Dabilay. The next question kay Estong Jadormio. Tanong lang daw pag bag... So, tanong lang daw, pag magpo-poster daw ba ng itlog, kailangan may egg din yung pagpo-posteran? Siyempre, kailangan mo ng... yung pagpo-posteran mo ay may itlog dahil kapag nilagay mo yan sa walang itlog, hindi po nila lilimliman yan dahil hindi nila... parang sasabihin mo, kunwari, ikaw, binigyan ka ng ganitong bagay tapos sabihin mo, ay, hindi naman sa akin yan, bakit ko naman gagalawin? So, ganun ang parang nasa isip ng ating mga ibon kahit hindi naman talaga. So, huwag mong bibigyan ng ibon mo na walang itlog tapos bibigyan mo ng itlog, magugulat na lang sila kung bakit may ganong klaseng puting bilog na sa kanilang nest box. So, huwag mo silang bibigyan. Mas okay kung magbibigay ka sa may itlog din. So, ipagpalit mo yung itlog ng gusto mong mabuhay tapos yung pinalitan mong itlog, ibalik mo doon sa kinuhaan mo ng itlog para magkaroon pa rin sila ng experience kung paano magpapisa ng itlog at kung paano mag-alaga ng mga inakay. So, kaya tayo nagpo-poster kasi ng mga itlog at ng mga inakay para syempre ay ma-produce natin or makuha natin yung inakay na gusto nating makuha para pang project natin or pang pambenta natin. So, ganun ang ginagawa ng mga pagpo-poster ng itlog. So, pasensya na sa mga background ko dito, background na noises ko dito dahil mukhang may sunog malapit dito sa aming lugar, dito sa Pateros. Ang daming bumbero nang dumadaan. Pasensya na. So, ayun. So, nagpo-poster tayo kapag may itlog din yung kabila. Okay? So, yung syempre yung pagpo-posteran nyo, yung marunong na din bumuhay ng inakay. Kunwari, apat ang breeder mo. Yung dalawa doon ay proven pair mo na. Tapos yung isang proven pair mo ay nakakatatlong clutch na at apat na clutch na walang namamatay na inakay. So, doon kampante ka na ilalagay mo yung itlog na gusto mong mabuhay para sila yung pagpo-posteran mo, sila yung magbubuhay nito na walang mamamatay at walang mabubugok. So, ayun yung magandang breeder natin. Doon tayo maglagay sa walang namamatay na itlog or walang namamatay na inakay. So, paano ba mag-poster? So, magpo-poster ka kapag yung itlog is fertile na or kung may nakita ka ng ugat. Paano ba natin malalaman yung itlog kung may ugat na or wala? Or kung wala pa, kailangan yung itlog ay iilawan mo muna. Titignan mo yung loob ng itlog kung may ugat or wala. So, maghihintay ka ng isang linggo bago mo tignan or i-candling yung itlog para malaman mo kung may ugat na or wala. Kung meron ng ugat yung itlog, saka mo na siya i-poster doon sa magaling bumuhay na proven pair mo. So, ayun ang technique doon. Ayun ang dumadaloy sa aking utak kung paano mag-foster ng maayos. So, pero syempre, kailangan mo pa rin maghanda kung ang itlog ba talaga na yon na ipoposter mo is kung mabubuhay man o hindi. Pero sana syempre, mabuhay para walang masayang na mga inakay. So, ayun ang aking sagot sa'yo, Estong Jadormio, kung sa about sa pagpo-poster. So, next question naman tayo dito kay Jameson Finis. So, makakamate pa po ba ang lovebird na parakeet kahit wala pong isang paa ang lalaki? Sana masagot. Okay, dito ang iniisip natin is pilay yung cock. Kung makakapag-mate daw ba or makakapatong daw ba ng maayos. So, nasa ibon yan. Kung gusto niya ba talaga pumatong or makapagbuo ng itlog or ng mga kung gusto niyang maranasan ang ganda ng buhay sa pag-iibon. Okay? So, nasa ibon yan, huwag muna natin siya i-judge kung hindi siya makakapag-breed kasi hindi natin alam kung ano ang kakayahan ng mga African lovebirds. So, ayun lang naman ang aking masasagot kay Jameson about sa pilay na ibon niya, na cock. Ayun nga, kasi parang baka kinakabahan siya na baka hindi ito
makapag-breed. So, hindi natin niya masasabi kasi ang mga splay legs kasi, kahit yung ibon mong cock na splay leg ay nakakapag-breed. Yung mga walang pakpak na isa, kunwari nakain ng daga or ng pusa yung isang pakpak ng ibon mo, pero nabuhay siya, pero nakakapag-breed. So, depende yan talaga sa ibon kung hanggang saan ang kakayanin niya. Kung gusto niya ba talaga makapagpadami or wala na talagang chance. So, ayun nga ang ating question and answer dito sa ating video. So, yung ating moral lesson dito sa ating video is yung about sa mindset natin. Mindset lang ang dapat nating baguhin. Doon lang tayo sa positive. Doon lang din tayo kung paano natin didiskartehan kung yung mga ibon ba natin o yung mga itlog o yung mga inakay, paano natin ba sila mabubuhay ng maayos. So, kalmahan nyo lang po ang inyong sarili. Huwag po agad tayo mag-overthink or magpa-paranoid kapag meron tayong nakitang hindi kaaya-aya or parang nakakakaba sa pag-aalaga ng African Labbards. So, ayun lang naman ang ating question and answer doon. Mag-shoutouts tayo. Okay, shoutout tayo kay Chris, Warren Mengita, kay Michael Caranto, kay DJ Avery, kay Nathaniel Vince. Shoutout din kay Ricky Dakara, kay SCBG TV, kay John Dave Dabilay, kay Nathaniel ulit, kay Erna Saldivar, kay Jopel Chua, kay Joar Aguinaldo, kay Leno Basyong, kay Kimuel Maranata, kay AJ Montiman, kay Velmark Ann, kay Kim Aventurado, kay Leno Basyong ulit, kay Randy Villaluz, kay shoutout din kay Ricky J. David, kay James Abrahan, kay Kandamiko, kay MMDTV, kay Bradco 05 Gamer, shoutout kay Jerome Rosialda, shoutout kay Adrian Tanay, kay Sammy Sarmiento, kay Dave Dibanez, kay Kirk, shoutout din kay Dan Marius Antonio, kay Daryl Lazo, kay Project P, shoutout kay Jan Lorino, kay Jefferson Heras, kay Ruby Josh Kison. Shoutout din kay John Leonard Narbay. So, kung gusto mong pa-shoutout, syempre, subscribe na at mag-comment lang para ma-shoutout namin kayo kada video namin. So, kung meron pa po kayong mga katanungan, comment nyo lang po yan at ating sasagutin sa kada video namin. So, salamat sa mga sumusuporta sa ating channel at sana ay may natutunan tayong bago. Mag-ingat po ang lahat and we'll see you on the next video.